Maligayang pagbabalik po. Ang salitang pagoda ay isang salita na madalas nating naririnig dito sa Pilipinas. Bagamat walang konkretong katibayan kung saan talaga ito nagsimula. Ang paniniwala ng karamihan, ang pagoda ay isang Portuguese word. Ang pagoda ay nagsisimbolo ng isang tower na sinasabing nagiging isang lugar para magdasal ang mga tao. At ang tower ng mga pagoda ay makikita sa iba't ibang mga bansa tulad na lamang ng India, China, Japan, Korea, Vietnam at iba pang mga lugar sa Asia. Sa makatuwid, ito ay sagradong lugar ng mga Hindu at ibang mga relihiyon upang magdasal noong unang panahon. At isang lugar na pinapahalagahan ng mga sinaunang mga tao. At sinasabi na noong 6th century pa lamang ay mayroon ng mga pagoda. Ngunit dito sa atin sa Pilipinas, ang Pagoda Festival ay isang selebrasyon mula sa probinsya ng Bulacan na ang pagpaparada ay ginaganap sa katubigan ng Wawa River. Subalit, noong taong 1993 ay nangyari ang isang trahedya na nag-iwan ng bangungot sa mga tao. Kung saan ay lumubog ang pagoda o bangka, lulan ang maraming mga tao. Ang malaking tandang pananong natin, ano nga ba ang totoong dahilan ng paglubog ng pagoda? At sino ang dalawang batang bayani ang nag-alay ng buhay para sagipin ang mga tao habang nalulunod? Yan ang ating hahalungkatin sa araw na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, syempre kaibigan, kailangan pa bang i-memorize yan? I-subscribe mo na yan. It's me, Tito Chow, makinig at mamangha. Taon-taon tuwing sasapit ang buwan ng July sa Pilipinas, isa sa ipinagmamalaking festival sa ating bansa ay ang tinatawag na Pagoda Festival. Isang uri ng festival bilang pasasalamat sa itim na krus ng Wawa na sinasabing nagbibigay ng kasaganahan sa probinsya ng Bulacan. Nagsimula ang kwento noong minsang isang araw ng taong 1850, ang taon na ang Pilipinas ay nasa kolonya pa ng mga Espanyol, ay mayroon isang krus ang nakita sa Wawa River ng isang babae habang nalulunod di umano ito dahil sa isang bagyo. Nakita niya ang kahoy na krus sa ilog at siya nitong kinapitan upang hindi lumubog sa tubig. Kaya kinuha nila ang nasabing krus at simula noon ang krus sa Wawa ay inilagay sa isang simbahan at naging isang sentro ng pananampalataya ng mga Katoliko. At dahil ang krus ay nakita sa Wawa River ay naisip ng mga tao na kailangang magdiwang at magpasalamat sila sa inihatid na kaginhawaan ng krus sa Wawa. Kaya ang ginawa ng mga deboto at mamamayan ng Bokawe ay nagset sila ng araw at buwan upang magsaya at iparada ang replika ng krus sa Wawa. At ito ang first Sunday ng buwan ng July. Ngunit noong taong 1993 ay naganap ang hindi makakalimutang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ilang araw pa lamang bago sumapit ang Pagoda Festival ay naging abala na ang mga deboto at tao sa pagbuo ng pagoda o tower na siyang ipaparada sa ilog ng Wawa. Kasabay din ito ang pagnonobena ng 9 na araw ng mga deboto o mamamayan ng Bukawe. Ang nasabing pagoda ay aalalayan sa pag-andar ng mga bangka o barge habang binabaybay nito ang nasabing ilog. Samantala, dakong alas 8 ng gabi, July 2, 1993, ay masayang sumakay ang mga deboto sa nasabing pagoda at tinatayang mayroong halos 800 mga katao ang sinasabing nakasakay di umano sa pagoda upang sumama sa nasabing parada na kung iisipin ay tila overloaded na sa tao ang nasabing bangka. At dahil tuwing sasapit ang gabi, idinadaos ang naturang selebrasyon o parada ay mayroon ding generator ang nakasakay sa bangka na siyang magsusupply ng kuryente sa mga ilaw at ilang mga gamit na pinapagana ng kuryente. Noong nasa bandang malalim na parte na ng ilog ang pagoda ay nagsimula na ring magsipagpalakpakan ang mga tao at kasabay nito ang pagpapaputok ng mga kwitis ng mga deboto. Hinding-hindi talaga mawawala ang mga paputok lalo na't ang Bulacan ay kilalang
nangunguna sa paggawa ng mga paputok. Subalit, ang isang kwitis ay pumunta sa isang bahagi ng pagoda na agad na nagdulot ng panik sa mga tao na nasa isang bahaging iyon. At dahil doon ay nag-umpukan sa kabilang bahagi ng bangka ang mga tao dahil sa pag-iwas sa mga kwitis. Ngunit ang naging bunga nito ay ang pagtagilid ng pagoda dahil sa mas naging mas mabigat ang isang bahaging pinagkumpulan ng mga tao. Sa madaling sabi ay hindi nabalanse ang naturang bangka hanggang sa unti-unti nang bumigay ang ilang mga parte ng pagoda at nagdulot na rin ng pagkahulog ng mga tao sa ilog. Dulot na rin ng ilang tulakan sa pagpapanik. Samantala, nasaksihan ito ng mga taong nasa pampang ng ilog at ang ilang mga bangka na nakatambay sa gilid ng ilog ay agad na pinaandar upang tumulong sa aksidente. Gayunpaman, isa sa mga naging sakay ng pagoda ay ang magkaibigan na sina Richard Celestino at Sajid Bulig o kilala sa tawag na Tansi na 13 taong gulang lamang. Ang dalawang batang ito ay mga Boy Scout sa kanilang bayan at kilalang mga mababait na mga bata. At dahil sanay na sa paglangoy sila Sajid at Richard ay hindi sila nagdalawang isip na sumagip ng mga tao. Subalit, mas inuna nila ang mga bata na unti-unting nalulunod sa ilog. Nagpabalik-balik ang dalawa sa pagoda at pampang ng ilog upang iligtas ang mga bata. Noong naka-6 na katao na ang nasagip ni Sajid at ilan na rin ang nailigtas ni Richard, ay bahagyang nagpahinga muna si Richard sa pampang dahil sa labis na pagod. Dahil hindi biro ang hirap sa pag-akay ng mga bata habang lumalangoy. Noong makita ni Richard ang kaibigang si Sajid na patuloy pa rin ito sa pagsagip, ay sinigawan niya ito habang kumakaway. Sajid, tumigil ka muna at magpahinga. Mamaya na ulit tayo lulusong upang sumagip ng mga tao. Subalit tila hindi alintana ni Sajid ang matinding pagod at parang nasa isip nito na sayang ang oras kung magpapahinga siya at malulunod ang mga bata. Kaya't lumangoy pabalik muli si Sajid upang sumagip ng panibagong mga bata. Subalit noong nasa parte na ito ng lumulubog na pagoda ay may isang malaking kahoy ang nahulog at agad na tumama sa batang bayaning si Sajid. At dahil sa tindi ng tama ay kaagad din nanawalan ng malay si Sajid o Tansi. Kinabukasan na noong matagpuan ang labi ni Sajid Bulig, gayon din ang ilang mga katao na nawalan na rin ng buhay na kung susumahin ay umabot ito ng 266. At sinasabi na maaaring ang ilan ay hindi lamang namatay dahil sa pagkakalunod, kundi maaaring namatay din ang mga ito sa kuryente dulot ng generator na dala nila. Sa kabilang banda, dahil sa kabayanihan na ipinamalas ni Sajid at Richard, ay labis ang pasasalamat ng mga tao sa kanila at hinangaan sa buong Pilipinas. At bilang miyembro ng Boy Scout of the Philippines, ay maraming mga parangal ang ibinigay sa dalawang bayani. Kahit ang isa dito na si Sajid Bulig ay nawalan nga ng buhay. Bilang pag-alala naman at pagkilala sa kabayanihan na ginawa ni Sajid Bulig, ay pinatayuan ito ng ribulto. Ang aral ng ating kwento ay walang pinipiling edad kung paano ka makakatulong sa iyong kapwa. Ang lahat ay kayang tumulong ng bukal sa iyong kalooban. Kahit minsan pa nga, ang pagtulong ng isang tao ay nagiging kapalit ng kanyang buhay. Kung nagustuhan nyo po ang ating kwento, ay maaring magustuhan nyo rin ang ating lumang video tungkol sa 24 na Boy Scout ng Pilipinas na nasawi noong taong 1963 dahil sa pagbagsak ng eroplano para sa dadaluhang Boy Scout Jamboree sa Greece. At sino-sino nga ba ang mga taong ito na sikat na kalye sa Quezon City na may mga pangalang Scout Delgado, Scout Fernandez, Scout Albano at marami pang mga iba? I-click na po ang susunod na video o di kaya naman ay hanapin sa ating description. Maraming salamat po.